Pwede ho ba magbahagi ng kwento dito? Sana po, paulakan ninyo yung mensahe ko sa inyo. Kasi, napaka-interesante po ng ibabahagi ko sa inyo. Tungkol po ito sa isang mansyon na nandyan sa may Mandaluyong. Ako si Edgar. Taong 1999, tinawagan ako ng kaibigan kong si Gabriel. Isang maganda at paangit na balita ang sinabi niya sa akin. Ang good news, may naghihintay daw na trabaho para sa akin. Pero ang bad news, magiging caretaker daw ako ng isang mansyon. Nagtaka naman ako kung bakit bad news iyon. Eh magiging caretaker lang naman. Tinanong ko si Gabriel pero hindi niya na sinabi sa akin. Binigay na lang niya sa akin yung address ng may-ari daw ng mansyon. Kinabukasan, maaga akong umalis sa amin. Pinapunta ako dun sa kinaroroonan ng may-ari. Wala pa yung pinakamay-ari pero yung anak lang yung nakausap ko. Tawagin na lang po natin siyang Bartolome. Maganda naman yung usapan namin ni Bartolome. Malaki ang sahuran nila. Okay din naman yung mga benepisyo. Kaso nga lang, napansin ko na sa bandang dulo ng usapan namin, ramdam ko na parang ayaw niya akong tumuloy. Tanong siya ng tanong sa akin kung sigurado daw ba ako? Siyempre ako naman sige lang ng sige. Kailangan ko ng pera nun eh. At dahil pinagpipilitan kong gusto ko nga, wala na siyang nagawa. Sinamahan niya ako para puntahan yung mansyon nila. Iba kasi yung pinakabahay na sinasabi nilang mansyon. Pero walking distance lang naman. Siya nga pala. Yung mansyon daw nila base kay Bartolome. Pamana na daw ng kanilang lolo. Matagal na raw yung mansyon na iyon. Nakakailang renovate na rin. Lumipas ang ilang minutong lakaran. Nakarating na rin po kami. Sa labas pa lang, namamangha na ako. Ang laki ng gate. Pero medyo kalawang lang ibang parte. Pagpasok namin sa loob, inikot niyo muna ako sa paligid ng mansyon. Minadaanan kaming garden. Kaso yung mga halaman lanta na po. Lagas na nga rin yung iba. Matapos yun, pumasok na rin kami sa pinakaloob na mansyon. Maganda naman po yung sala. Kulang lang talaga sa linis kasi puro alikabok na. Puro na rin agyo. Sumunod naman po yung itaas. Ang daming kwarto doon. Napansin ko yung isang kwarto. Sa lahat ng kwarto, yun lang talaga yung pinakamatino. Ang sabi ni Bartolome, yun daw yung naging kwarto ng dating caretaker. Yun din daw yung gagamitin ko kung gusto ko magstay in. Siyempre, pinili ko na lang na magstay in. Medyo malayo rin kasing uuwian ko. Mapapagasos pa sa pamasahe kapag uwian. Napaka-hassle din. Araw-araw uuwi. Yus ko po. Matapos masabi ni Bartolome lahat ng dapat kong malaman, iniwan niya na ako. Kumuway pa siya paglabas niya ng gate. Pagkaalis ni Bartolome, siguro mga ilang minuto pa lang, nakaramdam ako na para akong biglang lilamig. Binaliwala ako na lang, baka ako malamig lang. Abalaksi ako nun sa pagpupulis ng lamesa. Pero maya-maya lang, sa peripheral vision ko, doon sa unang baitang nahagdanan, may napansin akong parang nakaupo. Nilingon ko nga pero wala namang tao. Pero pag sa iba ako nakatingin, meron talaga sa peripheral vision ko. Imahe ng tao. Natawa na lang ako ng mga sandaling yon. Noon pa man kasi, madalas na akong mamalik mata. Nangyayari yun kapag masakit yung ulo ko. Pinagbaliban ko na lang muna yung paglilinis. Umakit ako sa kwarto ko at nagpa siyang magpahinga na lang muna. Sinalampa ko ang sarili ko sa higaan. Nakatulala lang po ako sa kisame. Nang maya-maya, narinig ko pong may tumatawag po sa sala. Boses yun ng isang matandang lalaki. Tinatawag niya yung pangalang Celso. Yung boses niya parang nahihirapan. Nag-alala naman ako kaya napabangon ako ulit. Niisip ko na baka Celso yung dating pangalan ng caretaker. Tapos tatay niya po yung tumatawag. Wala lang, hinuha ko lang naman yun. Pagbaba ko, nagtaka ko. Wala kasing tao eh. Pero yung main door, bukas. Eh, malabong mabuksan yun. Kasi sa pagkakaalala ko, naisara ko yun sa loob. Nila ko pa. Sumilip naman ako sa labas. Nagpunta din ako ng garden. Sumilip din sa gate. Pero wala namang tao. Tinanong ko yung nakatambay na karito na nagtitinda ng buko sa tapat. Pero ang sabi niya, wala naman daw pumasok sa mansyon.
Ang sabi ko sa sarili ko noon, baka guni-guni ko lang. Bumalik na lang ako sa itaas. Pinilit ko na lang matulog. Alas 5 ng hapon. Nagising ako. Bumaba ako ng sala na medyo inaantok pa. Nagkalkal ako sa kusina. Baka ako may kape pero wala eh. Kaya naisipan ko na lang na lumabas. Pagdating ko sa bakuran, napansin ko na may sunog ng mga basura sa drama. Napakamot na naman ako sa ulo. Sino na naman kaya ang gumawa noon? E mag-isa lang naman ako sa mansyon. Lumabas na lang ako at naganap ng tindahan sa village na iyon. Sa di kalayuan, may nakita akong maliit na tindahan. Tinanong ko yung tindera kung ako rabo yung bagong caretaker ng mansyon. Sinabi ko naman na oo. Bigla na nga lang siyang natawa tapos umiling. Nako, kawawa ka naman. Nagulan ako sa sinabi niya kaya tinanong ko na kung bakit. Pero hindi na siya nakapagsalita. Si Bartolome kasi napadaan, nakamotor siya. Nakita niya nga ako kaya sinama niya na ako pabalik ng mansyon. May binigay lang siya sa akin kandila. Madalas daw kasi doon sa village na yon. Nagbranot ng mga panahon na yon. Kaya maigi na raw na handa ako. Kinagabihan, wala na ako nagawa. Natapos ko na kasi lahat ng gawain ko sa first floor. Nagpunta ako ng banyo para maligo. Malakas ang daloy ng tubig noon. Nang magsimula na ako maligo, bigla po ako nakarinig ng may kalabog sa labas. Pinatay ko yung gripo. Para bang may nagluluto sa kusina. Narinig ko yung mga pagtama ng sandok sa kaldero. Ganon din yung mga mangkok na parang padabog na kinukuha sa lagayan. Nagmadali ako maligo. Iisip ko na baka may nakapasok kasi bukas lang din yung main door noon. Pagpunta ko ng kusina, nakita ko nagkalat yung mga kaldero sa lapag, pati yung mga kutsara at sandok. Sa mga sandaling yun, may ideya na ako kung anong nangyayari. Sigurado na ako noon na lahat na nangyayari, hindi guni-guni. Ang sabi ko sa sarili ko, doon sa mansyon na yun, may misteryo. Sumapit ang alas 12 ng gabi, hindi pa rin ako makatulog. Yun yung unang gabi ko doon kaya inaasahan ko na talagang mamamahay ako. Binuksan ko na lang yung bintana para kahit papaano may pumasok na hangin. Maya-maya, narinig ko ulit yung boses ng matanda. Tinatawag na naman yung pangalang Celso. Kinakabahan na ako noon pero pinilit kong kumalma. Yung boses kasi ng matanda, pahina ng pahina, parang naghihingalo. Hindi ako bumaba ng sala pero sumilip lang ako sa agdanan. Muli, bukas na naman yung main door. Sa takot ko, nawalan ako ng lakas ng loob na isara ang pintuan. Pabalik na ako sa kwarto noon nang marinig kong padabog na nagsara yung pintuan sa baba. Napa-sign of the cross na ako. Iniisip ko noon, may kasama yata ako sa mansyon na hindi ko nakikita. Hindi na ako makatulog noon. Ang dami ko nang iisip. May mga naririnig ako sa baba. Tapos yung pinakamalala pa, yung mga yabag ng paa sa labas ng kwarto ko. Pinilit ko na lang hindi pansinin yung mga yon. So ting iisipin ko yung mga yon, parang lalo lang sila nagpaparamdam. Lumipas yung mga oras. Alas 5 ng madaling araw. Tumitila ako na yung mga manok. Nagkaroon na ako ng lakas na loob para lumabas. Bukas na rin yung tindahan sa di kalayuan. Kaya bumili ako doon. Naalala ko yung naputol na sasabihin ng tindera. Kaya tinanong ko siya kung ano yon. Seryoso lang siyang tumingin sa akin. Sabi-sabi na yung mansyon na binabantehan ko, binabantehan din daw ng mga kaliluwa. Sa village nga rin daw na yon, tinituring yung haunted mansion. Ang dami daw kasi nagpapakita doon at nagpaparamdam. Sa katunayan, yung dating caretaker daw, 3 araw lang daw yung nakakalipas, kakaalis lang. Noona natawa pa ako sa sinabi ng tindera. Kasi papaano magiging haunted mansion yon? Eh hindi naman siya mukhang luma. Ang sabi naman daw ng tindera, nagmumukha lang daw siyang maganda kasi ilang beses na raw pinarenovate. Pinapaganda raw para takpan yung nakakatakot na itsura ng mansyon. Ang sabi sa akin ng tindera, huwag ko na raw hintayin na lumagpas pa ng 3 araw. Umalis na raw kaagad ako. Lahat daw kasi nang naging caretaker na tumagal lang higit sa 3 araw. Mga nabaliw. Alamin ng tindera kasi
Yung isa ron na naging caretaker doon, ipinsan niya at nasiraan din ng bait. Matapos sa mga sinabi niya, hindi na rin po siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin na parang nababahala. Pagbalik ko sa mansyon, hindi na nawala sa isipan ko yung mga sinabi niya. Nagsimula na ako magmasid-masid at makiramdam sa mansyon. Doon ko mas naramdaman na parang kada sulok ng bahay, merong nakatayo at nakatingin sa akin. Hayop kasi, kailangan ko ng pera noon. Nilibang ko yung sarili ko. Nilinis ko na lang iba pang kwarto doon. Inuna ko yung pinakadulo. Hindi ko alam pero parang may humihila kasi sa akin na magpunta doon. Pagbukas ko nga ng pinto, nakalanghap agad ako ng amoy kandila. Binuksan ko yung ilaw. Kalat-kalat yung mga gamit. May mga nakasabi na papel sa sahig. Lalapit sana ako pero may natapakan akong larawan sa harapan ko. Pagtingin ko sa larawan, nakita ko yung isang pamilya sa picture. Lima sila. Dalawang matanda tapos tatlong puro babae. Makaluma ang suot nila. May nakalagay na sulat sa likuran. Ang nakasulat lang doon ay pangalan ng pamilya po nila na hindi na lang po natin sasabihin. Habang pinagmamasdan ko ang larawan, narinig kong padabog na naman na nagsarado ang pintuan. Kinikilabutan na ako noon. Narinig ko na naman kasi yung pangalang Celso. Nagmamakaawa na naman ito. Wala akong lakas loob nun para bumaba. Nanatili lang ako sa kwartong yun. Pinagdadampot ko na lang yung mga kalat. Kaso, habang mas tumatagal, mas lalo sila nagpaparamdam. May naramdaman akong tumaan sa likuran ko. Babae, hinangin kasi yung buhok niya papunta sa balikat ko. Nilalamig na ako noon para akong lalagnatin. Dahan-dahan lang akong lumingon pero sa baba ako tumingin. Nakita ko yung iba bang imahe ng babae. Madungis yung paa niya. Puro dumi tapos yung suot niyang balda, gutay-gutay. Hindi na ako nagtangkapang magingat ng tingin. Alam ko kasi, kapag nakita ko yun, baka himatayin ako. Binalik ko na lang yung tingin ko. 2 minuto rin akong nakatayo at ganoon din katagal yung presensya sa likuran ko. Sinubukan kong kausapin yung mga kaluluwang nagpaparamdam. Tinanong ko kung ano bang kailangan nila sa akin. Pero bigla na lang pong bumagsak yung flower vase sa taas ng cabinet. Sa gulat ko muntikan pa akong maihi. Nagkaroon ako ng ideya ng mga sandaling yun. Parang ayaw ata nilang may ibang tao sa bahay na yun. Kaya nung umagang yun, inayos ko yung mga gamit ko. Nagdesisyon ako na aalis na. Hindi ko na kasi talaga kaya yung mga nararamdaman ko. Pakaramdam ko kapag tumagal ako, totoong mababaliw ako. Nakakatakot kasi talaga. Pinuntahan ko si Bartolomé sa bahay nila. Magpapaalam ako. Kaso wala sila doon. Kaya bumalik na lang muna ako ng mansyon. Tumamay na lang muna ako sa garden. Doon kasi kahit papaano ay nakaka-relax. Kampante rin ako doon na walang magpaparamdam. Sumikat na rin kasi yung araw. Kaso, nagkamali ako. Wala silang pinipiling lugar o oras. Sa loob, narinig ko na parang may mga nag-aaway. Yung boses ng matanda na umiiyak. Nagmamakaawa. Maya-maya pa, iba't ibang boses na ang naririnig ko. Lahat sila, nagmamakaawa sa pangalang Celso. Natakot na ako noon kaya lumabas na ako ng gate. Sakto naman na nakatambay pala sa tapat ang nagtitindi ng buko. Tinanong ko siya kung naririnig ba niya yung mga naririnig ko. Pero ang sagot niya lang, naririnig mo na sila? Kinuha ko ang gamit ko at lumabas na ako ng mansyon. Sa tindahan na ako tumambay at nagpakalma. Dito, kinuwento na ng tindera ang chismis na kinuwento lang din sa kanila ng lolo nila. Dati daw kasi, noong 70s, may caretaker po sa mansyon na yon na ang pangalan, Celso. Base sa kwento-kwento, yung Celso daw, pinagpapatay niya yung mga amo niya para daw maangkin yung mansyon. At mula nang patayin doon niya yung pamilyang yon, doon na sila nagsimula magbulto. At ang mas nakakawindang pa, yung lolo ni Bartolomé, yung pinakaunang caretaker na si Celso.
Kaya pala ayaw ng mga kaaluluwa na may caretaker sa mansyon. Kasi caretaker din doon yung pumatay sa kanila. Hindi ko na nga hinintay pa si Bartolome. Umalis na ako. Hiniyak na sa kanya yung sahod ko. Baka mamaya, mabalo din siya kagaya ng lolo niya at mapasama pa ako sa mga kaluluwang naiwan doon sa mansyon na yun. Sa ngayon, alam ko nandun pa rin yung mansyon na yun sa Mandaluyong. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan. Mahirap na. Baka makilala pa ako. Hanggang dito na lamang po, Sir Paul. Marami pong salamat at sana nagustuhan niyo po yung karanasan ko. Yo guys, what's up? Kamusta kayo? Kamusta? Long time no shoutout. Actually, hindi naman pala long time. 2 days siguro? 3 days. Medyo may inisikaso lang po. At yun, ngayon medyo free tayo kaya makakapag-shoutout tayo. Good news! Sa mga nakapag-order po ng ating mugs, today, delivery na po nila sa atin at siguro probably bukas or sa makalawa, papunta na po yan sa inyo. Batiin ko lang po yung mga nag-order sa atin. Si Ma'am Rishel Aconsay, sila Ma'am Rina, Payongayong, Jerwin Aquino, Alona Borja Haron, Dennis Delota, Ena Gamboa, Dina Policarpio, Alona Borja Haron, Abitot, si Altialin Velasco, Abi Reyes, Herb Sun, Dave Clark, Mira Franco, Anna Bell, Gian, Peace Celestial, Nick Seeger, Ami si Ma'am Ami, Bulaw, Bansaw Nagli, Venus, Sofia Tan, Naring Abante Gregorio, Juliet, si Miss Fristo, and si Labi Tagan. Labi Tagan. Yan. Labi Tagan yan. Labi Tagan. Guys, ito pa lang yung alam ko na mga nag-order. So, shoutout sa inyo. Maraming salamat. Pero, yung stock po ng mugs natin is may ilan pang natitira. Kaya sa mga gustong humabol, order na po kayo kasi konting-konti na lang yung available na natitira. Kasi yung iba dyan, isa lang yung pangalan nila pero marami silang in-order na mugs. Actually, may mga nagpa give din ng giveaways nila. May mga nagbigay na sobra yung iba pa giveaways daw nila sa ating mga kapansit. Kaya abang-abang kayo. After po nating maubos to, yung next naman po natin is yung ating t-shirts. Kaya antay-antay na lang po. After ng t-shirts natin mabenta, tsaka natin aasikasuhin naman yung mga pag-giveaways kung paano mangyayari. Alright? Bali, salamat po sa mga nag-order. Shoutout tayo. Punta tayo sa comment natin. Shoutout sa mga comment section sa last story. Okay, mula to sa kwento natin kahapon, yung opisina horror stories kabit ng politiko. Unang-una. Wait lang guys ha. Alright, unang-una si Miss Lady Warrior 08, si Miss Dimple Sumi na laging first sa lahat. Genevieve Carbonilla, Batang Traveler, Michael Osorio, Annika Mishka, Samira Patya Kanabini Bidin. Ang hirap. Bikasen Lizel Blas, hello. Ian Jade De Cometa, May Hortelliano, Abitot, Restelo Resco, Imelda Reyes, Aria, Christine Victoria, Eileen Almera, JC, Gopezman, Sheila May Vista, Neng in Dubai, Joshua Patron, Sir Bobby Ang Sueco, Midpulo Dalamban, Hasmin Palansya, shoutout din daw kay Frank Neal, Kilabot Horror Stories, Kuripot Vlogs, Zaylin, Eden Kaalim, Belen Malbas, Kiss Justine,
Sabi niya, good day sir po, listening from Mindanao. Sir nakikinig ako sa Hitman, tas bigla ako naisip, what if may kasador sa mundo nila Leo? Maganda siguro. Baka naman book to Hitman Char. Mali mo, magkaroon, di ba? Jan Reynolds Sakate, Mary Asilar, D. Santiago, Hondra Dilin, Andrea Malate, Angelo Criligo. Yun lang po yung kwento at shoutout natin sa araw na ito. Muli, maraming salamat po sa mga nag-order na at mga mag-order pa. Order na kayo guys hanggat meron pa. Konting-konting stock na lang po available sa mga mugs po ito ah. Doon naman po sa t-shirt natin, malapit na po yung production, yung matapos yung production and update po sa mga nag-order. Parating na po today sa amin yung stocks, yung mga mugs. Tapos baka bukas or sa makalawa, on the way na po yan sa inyo. Okay? Maraming salamat po sa mga nakinig at mga walang sawa nagsumusuporta sa aking channel. Yun lang po, Mac Pancit out. Thank you.